Hi, ako si Ned at welcome po ulit dito sa Netos. Ayan, so ang video natin ngayon, sasagutin lang po natin ang mga katanungan na magkano nga ba ang passport? Gaano katagal ang proseso or gaano katagal bago makuha? Saan pwede magbayad at may babayaran pa ba pagdating sa DFA? Ayan, una, magkano ba ang passport? So may dalawang presyo po ang passport. Yung regular processing tsaka special processing. So sa regular po, 950 plus may service fee na 50 pesos. So bali, total nyo po na babayaran is 1,000 pesos. Ang process niyan, 12 to 14 working days. Pero may naibook ako na around Manila, 8 days lang, door to door pa yun, nakuha niya na within 8 days. Pero wag po kayong umasa sa ganun, siguro swerte lang, wala masyadong aplikante, so na process agad yung passport niya. So basta regular po, 12 days, ayan, 12 to 14 working days. Ayan, so yung isa, special process, 7 days, 1,200 plus service fee na 50 pesos. So bali, ang total na babayaran ko is 1,250. Ayan, so yun yung presyo at kung gaano katagal yung proseso. Saan daw ba pwede magbayad? Marami po ang nalilito sa over-the-counter payment. Actually po, dati meron nga ganon yung magbabayad doon sa DFA. Akala kasi ng iba pwedeng magbayad doon sa DFA site. Actually hindi po, kasi kailangan nating after nyo pong mag-register online sa online appointment, kailangan pong bayaran yung inyong passport within 24 hours after nyong ma-receive yung reference number na isinend po sa inyo via email. So dun sa over-the-counter, pwede po kayo magbayad sa GCash. May video ako dyan. Ilalagay ko yung link sa baba or sa pinned comment kung paano magbayad sa GCash. Pwede din po sa 7-Eleven via online banking, BDO, debit and credit card. Na-try ko din. Okay din. Paymaya, pwede dun daw. 7-Eleven, affiliate po, bayad center ni DFA. So, pwede po kayo magbayad doon. Basta kailangan po isettle yung payment within 24 hours. Marami po kasi ang naguguluhan dyan sa over-the-counter payment. Ayan po. So, lastly, may babayaran pa ba sa DFA pagdating doon? So, kung sa passport po, wala na kayong babayaran. Pero, kung halimbawa, ipapadeliver nyo po sa home address nyo, mag-ready po kayo ng at least 150 to 250 pesos para po sa courier. Ang courier nila, LBC tsaka to go. Ewan ko kung may naidagdag na. Basta ganun po. So, around Manila, 150. Pagdating nyo naman po doon, tatanungin kayo kung gusto nyo ng delivery or pick up. So kapag delivery nga po, magbabayad kayo sa courier. Tapos pag pick up naman, so kayo po ulit ang magsasadya sa DFA. Sasabihin naman sa inyo kung kailan nyo pwedeng pick upin yung passport nyo. At dalhin lang po yung resibo. Resibo na ipinadala via email, yung sa confirmation email po. So yun yung resibong yun ang dadalhin nyo to pick up your passport. Ayan, so yun lamang po sa video na ito. Naway nasagot ko ang inyong mga katanungan. Maraming salamat sa panonood. And kung hindi po nakakapag-subscribe, please like and subscribe to support my channel. And I will see you in my next videos. Bye-bye!